Si Edwin Hamora, hindi ko kilala to. At si Mr. Benji Contreras, initially hindi ko rin kilala ito. Kailan ko lang nakilala si Edwin Hamora nung nako-call out na siya ng mga kapwa po natin sumusuporta na vloggers para kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat every now and then naninira ito sa ating Pangulo. Si Mr. Benji Contreras, nakilala ko to yung noong ipinalo ko siya, kung daw nagkakamali, October last year. Ano? Tapos, nakapag-usap kami one time, I believe last week, nung bago siya umuwi dito sa kanila sa Naga, mula dito sa Manila. Pero never pa po kami nag-meet personally. Ngayon, para magkaroon tayo ng konteksto dito sa pinag-uusapan natin, kung bakit ito din ang topic ko ngayon. Nag-post po si Mr. Benji Contreras gabi ng mga sumusunod. Di po ah. Ito po ang kanyang post. Medyo mahaba po ito pero allow me to read. His Facebook post. Ito po. Ito masyadong makita, ano? Maganda talaga pag yung iPad ang gamit. Kaso lang, hindi ko alam kung ano nangyari sa iPad ng anak ko eh. Hindi siya mag-on. Okay, basahin ko po, ano? Para po magkaroon tayo ng konteksto dito po sa ating pag-uusapan. It was posted 8 hours ago, right after ng live streaming siguro ni Mr. Benji Contreras kagabi. Quote and quote po tayo rito ha, quote and quote. Babasahin ko lamang for the record. Si Edwin Reyna Marbella Hamora ay nag-post ng isang paninira at kasinungalingan laban sa akin. Si Mr. Benji Contreras po ang binabasput po dito ha. Naniwala siya sa message sa kanya na isang PBBM supporter na taga Naga City. Kahit niya inalis yung pangalan, ngunit kinilalang kilala ko dahil yung message niya ay mixture of Tagalog at Bicol. See attach messages. Sabi noong Marites ni Hamora na ako daw ay nag-press release dito sa Naga na pupunta kami ng misis ko sa Manila dahil sa invite ni Senator Amy Marcos sa Malacanang. Dagdag pa ni Hamora na nabanas daw ako dahil sa disinvitation sa dinner ni Manang Amy kasi daw hindi ako vlogger. Pinalakas daw ang loob ko para mag-vlog nina. Dito na ako papasok mga tol. At dito na ako madadamay sa issue nitong si Edwin Hamora kay Mr. Benji Contreras. Ulitin ko lamang po ano. Pinalakas daw ang loob ko para mag-vlog nina Dikaki Rocky at Top 1. Kaya gumawa ako ng YT channel para matawag na vlogger. Itong si Hamora, sobra ang panlalait at pambabalahura sa pagkatao ko. Maski ano-ano na lang ang tawag sa akin, kesyo cut and paste daw ang mga post ko, ermitanyo at bobo daw ako, at boses balut vendor. Pati yung mga balut vendor, isinali pa niya sa panlalait sa akin. Ano ba ang masama sa pagiging balut vendor? Isang ang marangal na trabaho ito na hindi dapat ikahiya. Block ko na ang kanyang dalawang accounts para tigilan niya na ako pero masyadong obses sa akin kaya halos lahat na post niya ako ang topic. Bakit kaya siya ganyan? May inggit ba siya? Anong dapat kainggitan niya sa akin? Ako ay isang senior citizen at namumuhay lang ng simple. Para pasinungalingan si Hamora, ito po ang tunay na pangyayari. Pumunta kami ng misis ko sa Manila noong Sunday, March 5 para sa scheduled medical exam.
naming mag-asawa sa St. Luke's Medical Center noong March 7 ng umaga dahil required ito para sa visa application namin sa New Zealand. See attached bus tickets, payments, receipts, and e-medical information sheet. Hindi para sa dinner invitation ni Senator Amy Marcos noong Wednesday, March 8, ang sinadya namin sa Manila. Hindi sa Malacañang kundi sa bahay nila sa San Juan ang dinner. Noong Monday, March 6, pagdating namin ng Manila, Rocky invited me for a meet-up on Tuesday afternoon, March 7, at Starbucks Gateway, Cubao, Quezon City. Sino ba naman akong tatanggi sa isang sikat na vlogger na nakagrupo ng kapatid kong si Professor Ton Contreras? Kaya nagkita-kita kami sa Starbucks ni Rocky, Mami Peng Palerista TV at Ma'am Seng Danga. Upang pag-usapan kung paano ma-promote ang mga accomplishments, projects at programs ni Pangulong Bongbong Marcos. By the way, during our conversation, nag-video call si Mami Peng kay TPL3 at nakausap namin siya. Nag-iwalay kami mga 5:30 p.m. Nang pauwi na kami sa tinutuluyan namin around 6:57 p.m., nag-message sa akin si Direk Daryl Yap at nagsabi na imbitado daw ako ni Senator Amy sa bahay niya pinagabihan noong March 8. See attached combo with Direk below. Tinanong pa niya ako kung sino ang isasama ko. Sabi ko kung pwede misis ko na lang at magpapahatid kami sa daughter ko. Sabi ko kung pwede, sobra kaming excited dahil for the first time makakaharap namin in person si Senator, pero sa kamalasan hindi natuloy. I don't know the real reason, pero nag-imbento naman si Hamora na disinvited daw ako dahil hindi ako vlogger, kaya nga nag-start na akong mag-vlog. By the way, gusto kong pasalamatan si Top 1 sa pag-encourage sa akin mag-vlog. Siya na rin ang nagtiyagang turuan ako at nagbigay ng tips sa vlogging kasi hindi naman ako techie. Wala pong kinalaman si Kaki Rocky sa pag-vlog ko gaya ng tinura ng sinungaling na si Hamora. Ito po ang katotohanan at may mga ebidensya ako samantalang lahat ng mga Marites, samantalang lahat lang Marites si Hamora. Now, you netizens be the judge kung sino ang sinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo sa aming dalawa ni Edwin Reyna Hamora. P.S. Tinakpan ko ang mga confidential data sa mga dokumentong kasama sa post na ito. Advice lang, kung gagawa ng kwento yung totoo at siguraduhin na may pruweba kayong hindi mapaparatangan na sinungaling. Okay? Ito po yung post ni Hamora. Hindi makita sa camera, ayan. Edwin Hamora. Sabi niya po dito, Benjamin de Sarapen, The Making of a Vlogger. Translation, Kismoso ang lolo mo, pinagpipilitan ang sarili niyang kaisipan. Malala masyado ang pagkabanas niya sa disinvitation sa dinner ni Manang Amy. Kasi nga daw, hindi siya vlogger. Sabay tawa. Ngayon, pinalakas ang loob niya ni Rocky and Top 1 to vlog. And take note, nag-create na siya ng YT channel para matawag na siyang vlogger. Yan. Oha, at eto pa. Yan po ay translated from Bicol language. Mix po ito ng Tagalog at Bicolano. And highlight in, nagdumaan pa sila ni Agom niya pa Manila at ang press release niya may inda siya sa Malacañang. Okay, translation, pumunta pa raw sa Manila ang press release niya ay may invite daw siya sa Malacañang. Ha, imbitahan na yan sa dinner next time. Ha. Tapos ito pa po, ismoso ang lolo at lolo pinagpipilitan ng kanyang sarili sa diring kaisipan. Malala ang pagwawala kasi naunsyami ang invitation niya sa pa-dinner ni Manang Amy.
Kasi nga naman, dahil naman siya, vlogger. Ngunyan, pinagkuha ang buot nila Rocky at Tapuan para mag-vlog siya. At take note, yon, putol na po doon, ano. Tapos ito po yung invitation sa kanya na una, hindi pinangalanan itong si Mr. Benji Contreras. Sir Benji, for the record, this is March 7, 6:57 in the evening. One day before the supposed dinner nga doon kay Senator Amy. Sir Benji, invite daw po kayo ni Senator tomorrow night. Saan direct? Sumagot si Direk, sa bahay po niya. Tinatanong niya ako, sino ba dapat mong isama? Di ko po naman alam kung sino po kasama niyo. Tapos wala na, hindi na po, wala na kasunod na post from Direk. Kasi ito naman po yung information sheet nitong si Mr. Benji Contreras. Yan. And the rest, makikita niyo naman po sa kanyang Facebook. Ano? Now, punta tayo sa issue. Ang nakikita kong issue nitong si Edwin Hamora, is it Miss or Mr. Edwin Hamora? Ang nakikita kong issue is meron silang hindi pagkakaunawaan ni Mr. Benji Contreras sa social media. I do not know kung personal ito o political lang. Nabanggit ang pangalan ko kaya nag-react ako. Kasi ni-name drop ako eh. Ni Edwin Hamora sa kanitong si Mr. Benji Contreras. Ganito po ang totoo niyan. At totoo po ang sinasabi ni Mr. Benji Contreras on my part. Katulad ng sinambit ko po kanina, October 2022, first time kong ma-follow itong si Mr. Benji Contreras. It was Elizabeth Bush. Serving Elizabeth Bush, na friend ko sa Facebook, ang nag-message po sa akin to follow Mr. Benji Contreras and look at his post every now and then. Nung ma-follow ko si Mr. Benji Contreras noong October 2022, nakita ko na factual yung kanyang pagbablog, writing. Kasi dalawang uri ang vlogging, writing and making videos. Factual yung kanyang vlogging and meron talaga siyang resibo, evidence, na talagang itong si Mr. Benji Contreras ay makikita ko na loyalista na meron pong talino. Kaya I follow him. Ganun po kasi ako. I do not follow vloggers just because they are sikat. O kaya malakas po yung kanilang tractions sa FB at sa YT. I do not need someone's clout para lamang po ako sumikat dito sa Facebook o sa YT. And in fact, hindi po ako sikat. Ngayon, going back, diyan po kay Mr. Benji Contreras. Nagagamit ko na ngayon yung content niya sa aking pagla-live streaming kasi napaka-factual eh. May mga resibo, especially if he strike sa nakaraang administrations. And according nga kay Mr. Benji Contreras, sila ang unang pumuto. Nag-return filer lamang siya. Kaya ganoon ang naging content ng kanyang page ngayon. At marahil, nasasaktan ito ngayon si Edwin Hamora kasi kilala po yata itong DDS na anti-Marcos. And then, syempre, lumipas ang mga buwan, wala naman akong communications dito kay Mr. Benji Contreras at hindi niya rin ako kilala hanggang sa dumating yung punto nitong Marso na nakita ko, aba, magkakasama itong si Palerista, si Kaki Rocky, si Mr. Benji Contreras, si Mami Peng, at saka si Ma'am Sendanga. Ito po yung kanilang photograph. Tingnan natin yung photograph nitong si nung sila ay magkakasama na ipinost po ni Palerista TV. Yan. Pakita ko lamang po sa inyo no, para lahat po nakabase dito sa ating sa katotohanan. Okay? Oh,
Nasaan na yung post nila? Eto. Yan. Si Panerista, si Mr. Benji Contreras, Sen Danga, Mami Peng, and Kapiraki. Yan po yung ebidensya. Kung March 7, nagpunta ng Manila, itong si Mr. Benji Contreras, March 7 po siguro yon. Kailan ba pinost ito ni ano? March 7 nga. Okay? March 8, yung supposed invitations na dinis-invite daw siya nitong si Direk Darilyap o Senator Amy ayon dito kay Edwin Hamora. Going back kay Mr. Benji Contreras, nagpatuloy lamang yung kanyang post at kinall out niya na siya po ay hindi nilagay niya sa kanyang Facebook na siya po ay hindi disinvited or whatever it is, hindi siya masama ang loob sa pangyayari na yon. Nanghihinayang lang siya kasi opportunity nga naman yon para ma-meet ang isang senadora na katulad po ni Senator Amy. Lumipas ang mga araw. Nagkakaroon ngayon ng issue after nung vlogging. Nung dinner meeting na yon ng DDS at saka loyalista kuno. Kasi ang mga nandoon naman talaga, DDS na anti-Marcos eh. Hindi naman loyalista. Kung meron mang loyalista, wala siguro doon. Nasa gilid-gilid lang. Kung hindi PBBM supporter na mga DDS. Ano? Nandoon, katulad ni Jared, ni Sasarot, si Trixie Cruz Angeles, at iba pa. Mga DDS. Hanggang sa lumabas ngayon yung issue kay Darilyap. Okay? Nauna pala yung issue kay Darilyap, kaya nagpatawag si Senator Amy Marcos. Na ang issue kasi, para hindi tayo fake news, babasahin ko yung exact quote. Ito po yung exact quote. Nitong si Darilyap na kung saan in-all out natin yung kanyang attention. At sabi ko nga, I'm sorry, Mr. Benji Contreras. Kasi ito na ang paniniwala ko ngayon at wala po makakapagpabago dito maliban kay Direk Darilyap. Yan na, babasahin ko po. Hanggat hindi nire-react ni Darilyap ang statement niya na ito, I quote, ito mismo ang mga nagmutawi sa bibig nitong si Darilyap. So, ang pagdagdag ng mga Duterte sa buhay ng mga Marcos sa isang malaking hakbang kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Amy, hindi lamang sa tugatog ng politika kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Amy, na kung wala ang mga Duterte, alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang pumatok sa puso ng mga Pilipino. Quote and quote po yan, ha? Verbatim. Yan po ang sinabi nitong si Direk Darilyap. Kaya sa akin, hanggat hindi nire-retract ni Darilyap ang statement na ito, hinding-hindi na ako manonood ng mga pelikula na gawa niya. At humingi ako ng sorry kay Mr. Benji Contreras. Sabi ko, sorry, Sir Benji Contreras. Sabi naman ni Sir Benji, nire-respeto niya ang aking pananaw dahil opinion ko naman po ito. Ngayon, bakit ko po binanggit yan? Kasi in-invite ko po ito si Mr. Benji Contreras sa aking live streaming. Ano? It was in, is it March 10 ba yun? Sandali ah, titingnan ko sa ating records kasi hindi ko tanda yung date.
nang siya po ay aking imbitahan. Eto. 5 days ago, March 10, nung in-invite ko po siya to become my guest sa aking programa. Ang kwento noon ganito. May issue na about this Daryl Yap statement at nagkakagulo talaga ang DDS saka ang anti-Marcos. DDS anti-Marcos rather saka mga loyalista. Every now and then, content ito ng isang vlogger at iba pa. Kasama na ako doon. Nagpatawag ng meeting itong si Senator Amy Marcos and it worsened the issue. Hindi na solved ni Senator Amy Marcos ang problema. Instead, mas naging worse ang issue. Kasi bakit? Yung kanyang dinner with vloggers, supposed unity unifications, ano, o unity, call of unity, ay hindi naman talaga mangyayari sapagkat wala pong presensya doon ang totoong loyalista. Ang mga nandoon ay mga vloggers na PBBM supporter at saka DDS na anti-Marcos or DDS. Okay? Hanggang sa naisip ko, ano ba talaga ang totoong loyalista? Kasi nag-post si Thea Tan. May post si Thea Tan na ganito. But prior doon sa post na yun ni Thea Tan, nag-comment ako sa kanyang post muna about kay Director Yap. Sabi ko, kung meron mang makakapag-define ng loyalista, hindi si Senator Amy ito, hindi ang mga Marcos, kung hindi ang mismong loyalista. Kasi sila mismo ang nakakakilala sa kanilang sarili. Okay? Nung na-post ko yon sa comment sections ni Thea Tan, after a few minutes, nag-post na kagad ng ganito si Thea Tan. By the way, masamang tinapay kay Thea Tan. I admire her sa pagiging articulate sa kanyang mga post, either verbal or written. Okay? Sandali ay nahanap ko lamang yung particular post nitong si Thea Tan before ko maisip na talakayin kung ano ba ang loyalista. Noong mga panahong ito kasi, medyo naguguluhan ako. Bakit so much ang pagtingin natin sa isang pagiging DDS, sa pagiging loyalista, sa pagiging PBBM supporter, sa pagiging dilaw, sa pagiging pink? So much identifications para po sa ating paniniwala. Pare-parehas naman tayong Pilipino. Kaya naisip ko na italakayin yung ano ba talaga ang loyalista. But before that, syempre, ito muna yung mga pinanggalingan niyan. Eto na. After a couple of minutes, nung ako po ay nag-comment doon po sa post nitong si Thea Tan, dito po ako nag-comment sa danger of meaning-making. Meaning-making ang title po ng article nitong si Thea Tan. Ang comment ko lang po dito, sabi ko sa kanya, yan ha, para ipakita ko lang sa inyo na meron talaga mga comment. Walang problema sa mga statements na yan. Pero basahin ko muna yung statement para magkaroon po kayo ng konteksto. Ito yung statement ni Thea Tan. Ah, ito yung article niya. The danger of meaning making, quote unquote. Instead of looking at information or content at face value, people tend to add unnecessary meanings to what was written, even though it is not what the writer meant in the first place.
Let's use Daryl Yap's controversial post as an example. He wrote, "Kailangang maalala ng mga loyalista na hindi nila kayo na ipanalo ng sila lang." To understand the meaning of his sentence, we need to look at the meaning of loyalista. Based on IMI's definition from Daryl Yap's post, ang pagiging loyalista ay ang pagiging tapat sa legasiya at paniniwala sa ipinaglalaban ng kanilang ama, hindi tungkol sa kanilang magkakapatid. Going back to what Daryl meant in his post was simple. Hindi lang mga original supporters ni FM ang nagpanalo kay BBM. May mga bagong supporters na naniniwala sa political ideology at centrist approach ni BBM. May mga ABL, may mga DDS na ayaw manalo si Lenny. May mga soft liberals at socialist. In other words, Daryl Yap's statement was a statement of fact. The conflict arises when people choose to resort to meaning making. Like when they think the writer's intention was to underestimate the power of the loyalists to elect BBM. This was not the writer's intention at all. It would be uncharacteristic of him to even think the loyalists are not enough. Truth be told that he is instrumental in the massive awakening of the Filipinos by presenting the narratives of the Marcoses on the big screen. How is that anti-loyalista? He was simply making a statement based on a fact. And when it comes to facts, there are no rooms for feelings. The danger of meaning-making is we create unnecessary enemies instead of allies. The danger of meaning-making is when people believe that the meaning they added to the statement is true when it is not. Ngayon, feeling alluded to, nag-comment ako. Pero malamang hindi naman ako ang pinapasaringan dito ni Teya Tan. Kaya nag-comment ako. Yan. Ang comment ko, walang problema sa mga statements na yan. 100% agree ako dyan. Pero anong masasabi mo dito? Verbatim ulit. Verbatim. Ito ang issue ko kay Daryl Yap. Hindi yung mga sinulat ni Teya Tan. Verbatim ulit ito ha. Coming from the horse mouth, ika nga. So ang pagdagdag ng mga Duterte sa buhay ng mga Marcos ay isang malaking hakbang kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Amy, hindi lamang sa tugatog ng politika kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Amy, na kung wala ang mga Duterte, alam ko din ganun din ang paniniwala ni President Bongbong na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang pumasok o kumatok sa puso ng mga Pilipino. Sabi ko, yan ang pinansin ng mga PBBM supporters na tulad ko at iba ko sa mga loyalista. Kahit walang Duterte, pasok sa puso ko si PBBM. Ikalawa, pagkatapos ng premier sa Davao kagabi, tinanong ko si Senator Amy kung ano ang masasabi niya sa mga loyalista na kalaban na ngayon ng kapatid niya. O mga loyalistang galit din sa kanya dahil di siya sumasang-ayon sa ilang paninindigan ni PBBM. Yung uli kong binasa, nagmutawi rin yan sa bibig o sa panulat nitong si Daryl Yap. Muli, hindi ako loyalista. Pero ayon sa mga loyalista, kailanman hindi sila magagalit sa isang Marcos na tulad ni Senator Amy. Bakit kailangan gamitin ni Direk Daryl Yap ang salitang galit at referring sa mga loyalista na sigurado at yan ay ayon sa kanila, hindi kailanman magagalit sa isang Marcos? Sumagot si Teya Tan. Sumagot siya. Yan. Top 1 Arc Rim. Where did he make this statement? Hindi alam ni Teya Tan yung sinabi natin. Na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapang makapasok sa puso ng mga Pilipino ang mga Marcos. Hindi alam ni Teya Tan. If you ask me, I was an anti-Marcos kasi na may pagka-emotional sa galit against the Marcoses dati. But then I supported Duterte and I always turned into him. I became neutral towards the Marcoses when Duterte argued why FM should be buried at libingan ng mga bayani.
It was also from Duterte that I learned na puro compromise agreements ginawa ng PCGG sa Cronis at wala talagang napatunayan sa korte. So I agree Duterte is instrumental in my own awakening. Pero sa paggamit ng term na loyalist na galit kay Amy at ngayon anti-BBM na, hindi ba totoo naman? Tingin ko hindi totoo kasi unang-una pagka-loyalista, hindi magagalit sa mga Marcos. Yan ang paniniwala ng mga loyaliste. There are self-proclaimed loyalists who now attack LAM and BBM every day. They even resort to name-calling. Ano ba talaga ang loyalista? Nagtatanong si Teya Tan. Kasi sabi ni Amy, those who choose to be loyal to the legacy of the father, yan daw ang loyalista. Ako kasi inaral ko pa lang ang Marcos regime for me to fully understand FM's aspirations for the Filipinos. Unlike BBM, na familiar ako sa conservative libertarian stance niya, kaya unexpected, kaya expected ko na ang posisyon niya sa mga issues. Ngayon, sumagot ako dito. Ang simpleng sagot ko lamang dito, medyo marami pala yung mga comments at hindi ko na yata makita yung comments ko. Okay? Ang simpleng sagot ko lang dito is, hindi ko makita yung comment ko, pero for the record, eto. Dali ah. Para factual tayo kasi mahirap mabansagan ng fake news. Anyway, hindi ko makita. Makita. Ang nireply ko na lang dito is ang sabi ko kay Teya Tan, walang ibang makakapag-define ng loyalista kung hindi ang mismong loyalista. Hindi si Senator Amy Marcos, hindi ang sinumang Marcos. After a couple of minutes, nag-post itong si Teya Tan. Ito na. Yan. Sabi niya dito, sino ang authority sa definition ng loyalista? Number one, si Amy Marcos na nagsasabi na ang pagiging loyalista ay ang desisyon, which is a choice na maging tapat o loyal sa legasiya at paniniwala sa ipinaglalaban ni Ferdinand E. Marcos at hindi tungkol sa magkakapatid. Two, o ang mga content creators na nagsasabi na ang pagiging loyalista ay ang pagiging tapat sa apelyido ng Marcos. Nagmula kay FM Imelda, BBM, Amy, Sandro at sa iba pang kamag-anak na ni Marcos sa politika. I find this premise problematic because even Amy and BBM do not agree on certain issues. A politician's stance on issues is usually driven by political parties they belong to. Example, ang kinusang Bagong Lipunan na partido ni FM at ni Imelda ay magkaiba ang political ideology sa political ideology ng Nasyonalista Party kung saan miyembro si Amy, Sandro Marcos at Matthew Manotok at dating miyembro si BBM at Imelda. Ngayon, iba ulit ang political party ni BBM, ang Partido Federal ng Pilipinas. If being a loyalist is being loyal to the political ideology and principle of Ferdinand E. Marcos, then you have to study what KBL stood for because the party embodies the goals of aspirations of FM for the Filipino people. Ferdinand E. Marcos wrote An Ideology for Filipinos. The mere fact that he wrote this and many others to explain his principles and beliefs meant he wanted the Filipinos to support his principles and ideology and not merely support any politicians with Marcos surname, unless this politician also embodies FM's principle and ideology. In other words, ayaw ni FM na maging blind followers lang ang mga loyalists and resort to personality politics without understanding that the Marcos children and grandchildren are fighting for vis-a-vis what FM fought for. Kaya ngayon, ang inaagrihan nitong si Teya Tan ay si Senator Amy. I vote for Amy's
Amy Marcos' definition of what a loyalist is. And I disagree. Ano? Kasi hindi ako loyalist eh. Pero marami akong kilalang mga loyalista mismo. Na ang sinasabi, they are loyal to Marcos because Marcos did this, did this, did this. Ano? Ganun lang po kasimple ang naging definition ng mga loyalista. Hindi dahil sa mga political aspirations o kung ano-ano man. Yun lang, kasimple. Kaya, tinanong ko ngayon si Mr. Benji Contreras sa kanyang post. Sinagot na ngayon naman ni Mr. Benji Contreras ang katanungan ko. Dali, medyo malalim na to. Medyo malalim na to sa timeline ko. Ihahalungkatin ko lang. Kasi ang dami kong sinishare na mga news sa aking profile. Sa pagtatanong ko kay Mr. Benji Contreras, isa lang ang nakita kong simple na sagot. Mula noon, ngayon, hanggang sa inaharap, nandyan ang mga loyalista para mahalin at ipagtanggol ang sinumang Marcos. Against iyon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos at sa naging explanations nitong si Teyatan. Sino paniniwalaan ko? Si Senator Amy Marcos ba? Si Teyatan ba? O mismong loyalista na idinidefine niya kung paano maging loyalista? Siyempre doon ako sa tao na nagde-define kung paano mismo maging loyalista. Kasi sila ang nakakakilala sa kanilang sarili. Sila ang nakakaalam kung ano ba ang nararamdaman nila towards Marcoses and their obligations being a loyalist. Kaya doon ako maniniwala sa kanila. Asensya na at medyo napakahaba na ng aking timeline. Konting tiyaga lang muna. Okay? Hintayin-hintayin lang natin ng kaunti mga tol, ano? Abang binabalikan ko yung post na yon. Gusto ko lang maging factual sa inyo. Hindi ako magkaroon ng pagkakamali sa mga sinasabi ko dito. Para pag sumagot itong si Edwin Hamora, eh wala siyang mapupuna sa atin. Yan. Ako, lagi kong pinagdidiinan, hindi ako loyalista. Kaya hindi ko alam kung ano ba ang pagiging loyalista. Ilang beses na akong nagbitiw ng salita, di ko na mabilang na ako ay hindi loyalista. Kaya inuulit ko, hindi ko alam kung ano ba talaga ang katangian ng isang loyalista. Eto. Sabi ko po dito sa post ko, Sir Benji Jr. Contreras, can you give us a full definition or description of who and what Marcos Loyalist is? Thank you. Sumagot si Mr. Benji Contreras. Okay, tingnan natin kung ano yung sagot niya. Sabi niya, ang isang Marcos Loyalist, pakita ko po yung sagot niya. Yan. Ang isang Marcos Loyalist ay loyal hindi sa isang miyembro lang ng Marcos family, kundi sa lahat ng pamilya ni Apo President Ferdinand E. Marcos. You are always ready to defend and protect them from the lies and black propaganda of those opposing them. Ang loyalista ay walang inisip, kundi ang para sa ikabubuti ng mga Marcos. You do not create division among the loyalists. Lastly, you respect the opinion and decision of every member of the Marcos family. O, kaya pinasalamatan ko siya. Thank you, sir. Naitanong ko lang, dahil kayong mga totoong loyalista, noon, ngayon, at sa hinaharap, ang tanging makakasagot kung ano ba ang isang loyalista. Hindi ang mga self-proclaimed content creators and even Senator Amy Marcos. Sa sagot na ito, isa lang ang nakita ko dito na napakahalaga para sa akin bilang isang loyalista, para paniwalaan ko na ang isang tao ay loyalista. Ano yung napakahalaga para sa akin sa sagot ni Mr. Benji Contreras?
You are always ready to defend and protect them from the lies and black propaganda of those opposing them. And that is why ito yung pamantayan ko sa lahat-lahat ng mga nagpapakita ng loyalista. Mga blogger, content creator na nagsinasabi na sila ay minanapan nila ang pagiging loyalista sa kanilang mga magulang. Pero hindi ko makita yung definition na ibinigay, description na ibinigay nitong si Mr. Benji Contreras. Okay? Ang punto ngayon dito mga tol, nakikita natin kung sino-sino yung magkakakampi. Kayong mga loyalista na totoo, definitely magkakakampi po kayo. At saka tayong mga PBBM supporter na avid talaga para sa ating mahal na Pangulo. At saka yung mga DDS na ang sinusuportahan si Senator Amy Marcos, si Direk Daryl Yap, at saka Duterte. Ngayon, hindi pa ako kontento. Kasi sabi ko, iisang tao pa lamang yung napagtatanungan ko. I want everyone na mga loyalista na manonood sa akin to participate in this definition, the so-called definition and descriptions of what is being loyalist. Ano? Kaya nag-schedule ako ng live streaming, 9 in the evening. Nung live streaming na yon, 5 days ago, wala munang title na Mr. Benji with Benji Contreras. Ano ba ang loyalista? With loyalist. Yon ang pinaka-essensya ng live streaming ko. Share ko yon sa public group chat namin, as a group, private group chat namin ng PBBM supporter at loyalista. At nag-invite ako ng mga kakilala ko. Unfortunately, wala. Walang merong lakas ng loob na humarap sa camera para sabihin kung ano yung nararamdaman nila bilang loyalista. Kaya naisip ko, sino ngayon ang magiging bisita ko? Wala. Pagkaisip ko ng ganon, nanonood ako ng Netflix, mga 6:30 in the evening. Salamat, Esmia, sa iyong super sticker. Maraming salamat yan. Habang nanonood ako ng Netflix, naisip kong in-invite itong si Mr. Benji Contreras on that night. Nag-good evening lang ako sa kanya. Hindi kami friends sa Facebook. Naging friend na kami sa Facebook, pero wala pa kaming prior conversation. Pag-send ko sa kanya ng, hindi ko maipakita yung cellphone kasi ito ng, isang cellphone kasi ito ng anak ko eh. Na iwan. Kaya ginamit ko muna. Hindi ko maipakita sa inyo yung combo namin. Sabi ko ngayon, good evening, sir. Yun lang, good evening, sir. Hindi niya pa alam kung ano yung intention ko. Good evening din, sabi niya. Sabi ko, sir, pwede ba kitang ma-invite sa isang live streaming? Ngayon po na sana, no? Antimano, nagbigay ito ng kanyang pagsang-ayon. Sige. Di naset na. Binago ko ngayon yung title with Benji Contreras na. And past 8 in the evening, prior to that, nag-usap kami sa messenger, video call. Sabi niya, magdi-dinner muna sila after ng pag-uusap namin. Then, ako nag-dinner na rin. Then, past 8 in the evening, on ako ng StreamYard. Tapos, tinawagan ko muna siya sa messenger at sabi ko sa kanya, sir, mag-usap na tayo sa StreamYard para hindi tayo malate sa ating discussions. Di, tinuruan ko siya. Hindi kasi techie itong si Mr. Benji Contreras. Sa StreamYard na kami nag-usap, okay ba yung audio? Ganyan, okay, okay. Along that conversations, before live pa ito ha, sinabi ko sa kanya, sir, bakit hindi kayo mag-vlog? Making videos. Ano, vlogging. Sabi niya, wala kasi siyang alam sa mga technical aspect pagdating diyan. Sabi ko, napakasimple lamang po. Gumawa po kayo ng video at i-upload niyo, kaya mag-live stream po kayo. Wala talaga akong alam. I insist, sabi ko ng ganon. Ano, I insist, sabi ko sa kanya, tuturuan kita, sir. Lagi lang naman ako nandito sa bahay. At wala naman akong ginagawa kapag nag-off stream ako, nagbabasa lang ako ng balita, ganyan-ganyan, pwede kong isingit ang pagtuturo sa kanya anytime.
Pwede ko siyang turuan. Hanggang sa malapit na yung oras, past 8:30 na, eh ako, ayoko nang nalilate ako, kaya pwede na tayo mag-live, sir. Nag-live na kami. Pagdating namin sa live, yon ang naging topic. Yung pagiging loyalista. At napanood niyo naman siguro yung live streaming namin. Sa live streaming na yon, ang ganda nung naging takbo ng conversations. Mula sa pagiging loyalista hanggang sa kanyang invitations na noon ay hindi niya pa pinapangalanan na si Direk Darilla pala. Ayaw niyang pangalanan nung una eh, pero ngayon pinangalanan niya na. Hanggang sa matatapos na yung live streaming, umabot ng may gitsang oras. Pero bago matapos, sinabi ko sa kanya, in-encourage ko talaga siya na, sir, nandito lang ako anytime. Tuturuan ko kayo para po kayo makapag-live stream. Lahat ng technical aspect hanggang sa mag-end stream na kami. At after nun, after a couple of days, kasi pauwi na siya ng Naga eh. Akala ko, ano na kayo nangyari kay Sir Benki? At hindi na ulit nag-message sa akin. But after a couple of days, nag-message na siya ulit. Nagtatanong na siya ngayon. Hanggang sa tinawagan ko siya. Tapos pinakita ko sa kanya yung opportunities. Sabi ko sa kanya, sir, ito yung mga opportunities na nag-aantay sa iyo bilang isang vlogger. Hindi dahil lamang sa pera, kung hindi dahil masaya tayo sa ginagawa natin. At the same time, masaya na tayo sa ginagawa natin, kumikita pa tayo. Hindi ko sa kanya ipinagyabang yung mga revenues na nakuha ko na dito sa FB at YT. Pero pinakita ko para ma-motivate siya. Kasi alam ko na malaki ang kanyang pension, may pension talaga siya. Retired sibling junior yata siya. Habang sinishare ko sa kanya yon, medyo niyayabang ko para motivations lamang sa kanya. Ganito ang kinikita at dinidiscourage ko siya na magsulat lang na magsulat. Sabi ko sa kanya, i-translate nyo yan, sir, sa vlogging. Yung isinusulat ninyo, i-vlog ninyo. Kasi ako tulad ko, nagkakaroon kayo ng idea tapos kinukuha ko yung idea ninyo, tinatranslate ko sa vlogging. Instead na kayo yung kumikita, napupunta pa sa akin. Yun talaga yung purpose ko. Para kumbinsihin si Mr. Benji Contreras na mag-vlog. Ang primary purpose is magkaroon ng interaction sa kanyang mga manonood at the same time, masaya siya, higit sa lahat, kumikita pa siya. Sabi ko, pagka kumikita ka na dito, sir, papasyal-pasyal kayo ni Mrs. mo, okay na, di ba? Kahit saan ka pa nga pwedeng mag-vlog eh. Kahit saan lugar, pwede kang kumita. Hanggang sa nag-decide na siya na mag-vlog. At yun nga, nag-upload siya ng video, nag-live stream siya, nagtanong siya sa mga Facebook page matters, saka YouTube channel, sinasagot ko, every now and then may communications kami. Hanggang sa maganda na ngayon ang page niya kasi kagabi ang nanonood sa kanya may git 100. For the past 2 days na nag-live streaming siya, nasa 100 plus ang kanyang viewers. Maganda po yun para sa isang nagsisimula pa lamang na content creator bilang isang vlogger. Ngayon, ano ang issue ni Edwin Hamora? Ang issue ni Edwin Hamora ay kasinungalingan. Hindi trying hard si Mr. Benji Contreras sa pagiging vlogger. Ako ang dahilan. Walang iba kung bakit nag-vlog si Mr. Benji Contreras. Huwag niyong sisihin si Kapi Rocky. Huwag niyong sisihin si Mr. Benji Contreras. Ako ang nagpumilit sa kanya para mag-vlog. Same with the persons na nakikilala ko na magaling sa pagsusulat. Kasi wala kang kikitain sa pagsusulat unless kung ikaw ay merong sariling website at you do vlogging. O kaya isang manunulat ka, katulad ng kanyang kapatid sa Manila Bulletin, Manila Times at iba pa. Ano? Doon, babayaran ka ng mga kumpanya na yan. Pero dito sa Facebook, kahit gaano kaganda ang panulat mo, hindi ka babayaran ni Facebook dahil nagsusulat ka lamang. Kaya nga si Sasurot, di ba? Pag nagpo-post siya ng kanyang nobela doon sa kanyang timeline noon, nung hindi pa siya negatibo sa mga bagay-bagay, sa huli noon, merong donation. If you want to donate to the writer, nakalagay doon yung donations. Oh. Kaya ngayon, sabi ko kay Mr. Benji Contreras, i-translate nyo yan sa pagiging video, sir. Nang sa ganun, maging productive po kayo. Wala nang plastikan, hipokritohan. Kumikita po ang vlogger. At kapag tayo kumikita,
pwede natin gamitin ito sa ating personal na interest, personal na pangangailangan o kaya itulong. Depende po sa inyo yan. At salamat pinakinggan ako ni Mr. Benji Contreras. Yon ang totoong dahilan. Hindi yung pagiging trying hard nitong si Mr. Benji Contreras, Edwin Hamora. At ikaw, Edwin Hamora, kung talagang obsessed ka dito kay Mr. Benji Contreras, wala akong magagawa dyan. Kasi parang yun ang lumalabas sa post ng Mr. Benji Contreras eh. You are obsessed doon sa tao. In fact, nakablock na nga dyan sa page nitong si Mr. Benji Contreras. Yet, nakikita mo pa rin ang kanyang mga post. Ano ang ibig sabihin nun? Patuloy mo siyang sinusubaybayan. Kung hindi man, may mga tao pa rin na interested ka, na tulungan ka para makita mo kung ano ang mga ginagawa ni Mr. Benji Contreras. Kung naiingit ka kay Mr. Benji Contreras ngayon dahil siya ay nagbablog na, gumawa ka rin ng vlog mo. Wala namang problema doon. Lahat po tayo, kalayaan natin ito na gawin ang mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay araw-araw as long as wala po tayong tinatapak ang iba at sinasaling na karapatan ng ibang tao. Yun ang mahalaga. Hindi ko lang alam kung merong mga katulad ko na magtsatsagang magturo sa isang tao na katulad mo. Ako, lahat ng mga lumalapit sa akin dito at nakikita ko ang potensyal para mag-vlog, gusto kong tulungan. Kilala nyo naman ako. Kapag ka mayroong mga maliliit na vlogger, pinapasubscribe natin, pinapapalaw natin. Kasi naranasan ko rin ang magsimula sa wala. Yan ang kwento dyan, mga tol. Hindi yung kasinungalingan nitong si Edwin Hamora. At nagpapasalamat ako dahil nakikita ko ang magandang future sa vlogging journey nitong si Mr. Benji Contreras. At tingin ko hindi yun magagawa nitong si Edwin Hamora. Oh, with that, maraming salamat sa mga sumama sa akin sa umagang ito. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Di na ako nakapag-almusal masyado. Kaya mag-aalmusal muna ako. Thank you sa lahat, ano? Sa lahat ng mga bumati, dumaan, nagpasalamat. At kung ano-ano pang mga mensahe sa nag-send po ng super chat kanina, maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.